day po sa inyong lahat. Welcome na naman po kayo sa another episode ng ating vlog na kung saan ang topic po natin for today ay pagsagot sa katanungan na naman ng isa sa mga subscriber natin. Yan, walang iba kundi si Ma'am Flor Magbanwa 1870. Yan, siya po ay nag-comment dito sa video natin na may title na Tamang Pasahod para sa Nag-aalaga ng Ating Mga RTL. So ang katanungan po ni Ma'am Flor ay Mang Mags, good AM po. Ask ko lang po bakit 70% po ang pagkain nyo ng feed sa umaga at pagdating naman po ng alas 12 ay 30% naman yung ibinibigay ninyong pagkain sa kanila. Pagdating po ba ng hapon, hindi na kayo nagpapakain ng manok? Meron po bang magandang epekto o sa pagdami ng itlog sa ganong sistema? Salamat po. Sana masagot nyo yung katanungan ko. Always watching your vlog. Thank you po and God bless. Ayan, so Ma'am Flor, atin pong sasagutin ngayon yung katanungan ninyo. Ganito po yan. Kaya po tayo nagpapakain ng 70% sa umaga. Bakit hindi siya naging 50% at hindi siya 50 rin sa tanghali? Kaya po naging 70% yan ay dahil sa umaga, galing po yung mga manok natin sa mahabang pagpapahinga. Parang tao din po yan na lahat ng kanilang kinain kahapon ay natunaw po yan at ubus na. Empty na po yung kanilang butchi, maging pati yung sa kanilang mga bituka. So sa umaga talagang matakaw po yung mga yan. Naguunahan po silang, nagpupumiglas po sila na mauna para makakain. Kapag nakita nga po nila yung ating farm boys or tayo po mismo, kapag may dala-dala na tayong balde na may kargang feeds, ay naguunahan po yung mga yan, nagpupumiglas hanggat maari. Talagang makikipagsiksikan. Hanggang sa mapakain po natin sila, malagyan natin yung kanilang feeders ng feeds. 70% po, dahil nga sa gutom sila, mabilis po nilang maubos yung karamihan dun sa feeds na ibinigay natin. And then yung matitira, yun naman po yung kanilang kakainin hanggang sumapit yung alas 12. Uubusin po nila yan. Yung natitira pong ganun, na 30%, ay siya naman nating ipapakain pagdating ng alas 12. Kapag kukunti na po yung feeds na natira dun sa kanilang feeders. And then ang tanong ninyo kung magpapakain pa ba ulit sa hapon, hindi na po. Kasi po, ang manok, once na binigay po natin yung kanyang feed requirements na pagkain, pag naibigay na natin yun, ay kayang-kaya niya nang isustain yung pagproproduce ng kanyang itlog. So, maubos niya man po yan ng hanggang alas 3 at wala na silang kakainin hanggang sa gabi, ay okay lang po yan. Yan po yung matagal ko pong pinag-isipan, pinag-aralan. Kasi po, may experience po natin yung ganyan na mabilis maubos yung kanilang feeds kapag ang feeds po nila ay yung pellets. Compact siya, isang tuka lang nung pellets, ang dami na nun. Compared sa powder, sa crumble, or sa mash. Yung mash po, diba, tuka ng tuka yung manok, konti lang yung nakukuha niya. Pero kapag yung pellets, buo-buo, so buo rin yung nakakain yan. Konting tuka lang, marami siyang nakakain. Ayan, so mabilis po talagang maubos yung pellets. Yan po yung ipinagtanong ko dun sa vet ko dati, na, Doc, paano yan? Mabilis na uubos yung pellets. Kailangan ba akong magdagdag ng pagkain? Ay, syempre, tataas po yung costing ng aking patuka. Ibig sabihin, lalaki po yung gastos natin sa feeds, samantalang pareho lang naman yung maharvest nating itlog. So, ang sinagot naman sa akin ni Doc ay hindi na po, boss, dahil ang importante na ibigay natin yung 110 grams na kailangan ng manok na makain sa isang araw. Dahil yung 110 grams na po yan sa mga high sex, sa mga decalb na manok, maliban lang po sa low man na 115 yung kanyang kailangang makain dahil malaking manok po siya, ay once naman po na naibigay natin yung kanilang kailangan na 110 grams per bird, tamang-tama na daw po yun para makapag-produce siya nung itlog na kailangang i-produce niya. Halimbawa po, nagpakain tayo ng alas 12, yung pinakain natin yung 30%. Alas 3, ubus na. So, wag po kayong mag-alala. Kasi as long as ipinakain ninyo yung 110 grams, ay mangiitlog at mangiitlog po yan ng maayos. So, nung una, ganyan din, nagkakaroon din po ako ng confusion. Nalilito po ako. Pero nung ako ay napaliwanagan noon, nung aking bet, ay nabago po yung aking pananaw. Hindi ba pwedeng yung minsanang ipakain? Yan, yung 100%.
Kapag minsanan naman po kasi nating ipakain yung feeds natin sa umaga, minsan po nababasa yan, natatapunan ng tubig yung ating feeder kasi yung patubigan po natin ay nasa taas ng feeder. So pag nabasa, minsan po ayaw ng kainin ng mga manok yan. So sayang po yung ano, yung feeds ninyo na nabasa. Pangalawa po, minsan or kadalasan kapag nagpakain tayo, naglagay tayo ng feeds dun sa kanilang mga feeders, hindi po evenly distributed yung feeds. Minsan po parang pag makapagsalita lang yung manok, sasabi niya, unfair ka naman, Mang Mags, may pinapaboran ka. Bakit sila makapal yung feeds na nilagay mo, samantalang kami napakanipis? So ang ibig ko pong sabihin, kapag 70% lang yung ipinakain natin, at kapag nag-ikot tayo ng mga bandang alas G's para i-distribute ulit, hahaluin natin yung kanilang feeds, tapos may mga manipis pa rin, bandang alas 12, meron po tayong 30% na naiwan na feeds, siya naman yung pangdadagdag natin dun sa mga parte ng feeder na maninipis yung nailagay nating feeds. Ganon rin po yung isang purpose nyan. Yung alimbawa, manipis dito, oh, dagdagan ko, hindi bali, meron naman to. This time, dagdagan ko. Yun po yun. Sana nabigyan ko po kayo ng kapaliwanagan, Ma'am Flor, sa inyong katanungan. Ayan. So maraming salamat po, Ma'am Flor Magbanwa, 1870. Shout out po. Samantalain na rin yung mga iba pa na nag-comment dito na batiin. Shout out din kay Sir Alan Balajo, 9680. Always watching, sir, sabi niya. And then shout out din kay Buda Solomon. Thanks, sir, for idea, sabi niya. And then kay Karina Paras, 5236. Hello po, watching from California. Wow, nasa California pala si ma'am. And then, shout out din kay ma'am, kay Daroy John David, F6503. Mang Mags, kailangan niya walay silo, adlabi, adsaray, RTL tayo. Thank you in advance. Okay, ano to, kababayan ko to dahil nagsalita siya ng Pangasinan. Ayan, sabi niya, Mang Mags, kailangan may ilaw yung manok natin sa gabi, sabi niya ganun. Sir Daroy John David, meron po tayong lighting program, search niyo lang po dyan. Sulat niyo po, Mang Mags, tapos lighting program. Mang Mags, package deal program. Mang Mags, 192 sukat ng cages. So yung mga ganun po, kasi marami na po tayong videos, almost 300 videos na po tayo as of today. Kaya search nyo lang po dyan yung mga gusto yung matanong. I'm sure andyan na po yan sa mga videos natin. Ngayon yung mga hindi ko pa po nagawan, kagaya ng sinagot ko po ngayon sa katanungan ni Ma'am Flor, ay dadagdag na naman po yan sa ating ano, files. Ganun po yon. And then shout out din kay Kapogi Farmer 7485, always watching. Good day, Sir Mags. Ayan, mga avid ano natin yan, subscriber, ano. And then kay Ma'am Marilyn Adriano 4490, good evening again, Mang Mags. Ask ko lang kailan 23 weeks nung batch July 25. So tinatanong ni Ma'am Marilyn yung nakabili ng RTL natin ng July 25 na batch, kung kailan daw mag-due 23 weeks yung kanyang RTL. So ma'am, yung July 25 natin, sa September 12 natin siya papailawan, umpisang pailawan. Sundan niyo po yung ating lighting program. Although merong mga apurado na magpaitlog. Ayan, shout out kay ano, John Cruz, kung pwede na raw bang pailawan yung kanyang manok, dahil parang ano na siya, 21 weeks na ata. Gaya nga po ng dinidiscuss natin palagi dito, meron po tayong lighting program para hindi po magka-prolapse yung ating mga manok. Ngayon naman, kung sakaling nagka-prolapse, turuan ko rin po kayo ng pwede nyong gawin para maganda rin po yung ganitong discussion eh. Nagkakaroon po tayo ng ano, mga iba't ibang topics ano. Maraming salamat po sa inyong lahat. Parami na po na tayo ng parami. Tuloy-tuloy lang po yung pag-subscribe ninyo. Tuloy-tuloy din lang po yung aking pag-vlog. Noong isang gabi, dumating na po yung ating sisiw, August 20. Yun po yung pang-December 11 natin. 16 weeks po nila sa December 11. So sa mga gustong magpabook ay magpabook na po kayo. Message nyo lang po ako sa Mang Mags FB page. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat and God bless. Thank you.